Greetings mga kababayan! Ito po si Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod. Ang mapag-usapan po natin dito ay huwag niyong maituring na isang legal opinion bagkos consider our discussion for academic purposes only. Sa mga subscribers, viewers, marami pong salamat. Sa mga baguhan pa lang po, click, like, share, subscribe, hit the notification bell upang sa ganon magkaroon kayo ng update sa mga future videos natin. Marami pong salamat. Ang ating pong pag-usapan sa episode nito ay may kinalaman po sa mga kadalasang natatanggap nating mga tanong hinggil sa pagbebenta ng lupa na nasakop ng agrarian reform. Particularly po, yung sakop na ng Certificate of Land Transfer sa ilalim ng Presidential Decree number 27 o yung pong mga na-award na lupa, no, na nagkaroon ng Certificate of Land Ownership Award o yung tinatawag nating CLOA, CLOA, no, na nabigyan ng award nito na certificate nito ng Department of Agrarian Reform. Ito pong Agrarian Reform program po natin ay ito po ay binibigay, no? Ang batas po nito ay para po sa mga benefits po to ng mga landless farmers po natin o farm workers na kung saan meron silang pagkakataon na makapag-may-ari ng kanilang lupa na ang kondisyon lang ng gobyerno is that kailangan ay maging land reform beneficiary sila at qualified ba sila nito, no? Of course, alam naman natin yung kung ano yung mga qualifications nito, no? So, kaya sila qualified, kaya sila nabigyan ng either CLT or Certificate of Land Transfer or Certificate of Land Ownership Award, no? Or yung tinatawag nating CLOA, kung tawagin. No? Kadalasan po, ito po'y nagiging problema. No? Kasi yung iba, pagkatanggap nila ng award, siyempre po, lalo na sa probinsya, mga farmers, minsan nawala ng pera, kapos. Napipilitan po silang either isanla o ibenta po yung property na award po ng gobyerno sa kanila. Oh, by the way po, pag sinabi po kasi nating agrarian reform awardee ka at ikaw ay pinagkarooban ng lupa, hindi po talaga ito libre. Ito po ay binabayaran ng land reform awardee sa gobyerno, no? Ito po ay binabayaran ng 30 annual amortization. Installment po 'yan, no, for 30 years, no? Base naman doon sa magiging produkto ng lupang sinasaka. Okay po? Ngayon, yung iba po ay basta na lang naibenta ito at hanggang sa yung nakabili naman ay nagte-take advantage binili ito. Ngayon po, mayroon pong terms and condition po dito sa CLOA, okay? Na hindi nyo po pwedeng ito ipagbili, ilipat, oh, isanla o ipa-cultivate sa iba. Kasi dito, kailan po meron talagang personal cultivation. Okay po? Ano man pong violation dito sa terms and condition, ay maaari pong magresulta sa cancellation po ng inyong certificate. Okay? Kasi po may condition po rito sa not within the period of 10 years from the issuance of the certificate, yung CLOA o CLOA, kung tawagin, ay hindi po ito maaring ipagbili o ilipat sa iba. Maliban na lang kung yung awardee ay namatay. By succession law, ang maaring hahalili po rito ay yung kanyang mga immediate members ng kanyang family o mga compulsory heirs po niya. Sino po yun? Of course, yung surviving spouse niya, out ang mga anak niya. Sa ganitong situation lang po, maaari itong maipalipat within the period of 10 years.
Okay po? Otherwise, hindi po maaari itong ipagbili na basta na lamang. Okay? Kung ito man po ay magkaroon ng conversion, halimbawa, whether in the part of the beneficiary or the sa owner, ay kailangan meron pong conformity yung ating Department of Agrarian Reform dito. Okay? Ngayon po, kailan ba, ano ba ang basihan yung 10 years na holding period bago ito mapalipat o maipagbili sa iba? Halimbawa, yung 10 years po. Well, ang sabi po ng policy ng DAR is that the 10 years period should be reckoned from the date of the issuance of the CLOA and the actual possession of the property. O, tandaan po natin, dalawa po yun. From the date of the issuance of the CLOA or and to po, actual possession of the awardee. Kasi po, kahit na na-issuehan na po kayo ng CLOA ng Agrarian Reform, the Department of Agrarian Reform, kuminsan po yung landowner ayaw pong isurrender ito, nagkaroon po ng kaso. So, kahit na may CLOA na po kayo, you have a situation na wala kayo doon sa property na naka-award sa'yo, may certificate lang kayo. So, hindi nangangahulugan na porque 10 years na ang na nakaraan na i-award sa'yo, pwede na itong ibenta na automatic, hindi po. Ang isa pa rin reckoning dyan ay yung kailang ka ba nagkaroon ng actual possession. So, halimbawa, nagkaroon ka ng actual possession na yung lupa is only 5th year. Yung 10 years period po ay doon po i-re-recon kung saan kailang ka talaga nag-actual possession doon sa property. Okay? Yung 10 years period na yon. At saka kailangan din po. Now, of course, na bayaran po ninyo yung anumang pagkakautang na meron kayo doon sa lupa sa land bank. Okay? At kailangan din na ay bayad din yung amilyar o yung property tax, no, doon sa lupang ninyo sinasaka na subject of the award. And then, of course, kailangan din po na meron ding notice o clearance man lang doon sa ating agrarian reform. Kasi po, merong batas po tayo na wala pong agricultural land na pwedeng maibenta, oh, kung wala pong clearance yung ating Department of Agrarian Reform. So, maliwanag po yun, no? Na basta kayo po ay inalok ng lupa na CLOA, CLT man yan, basta galing po sa Agrarian Reform, huwag po kayong padalos-dalos. I-check nyo muna sa Department of Agrarian Reform kung ano ba yung status po nitong account na ito. Kasi for all you know, baka na-cancel na ito dahil hindi nagbabayad doon sa land bank o kaya may violation na. Yung pala, na-cancel na dahil naipagbili pala ito sa iba. Kinuha ngayon ng gobyerno. Tapos ikaw naman ngayon, pinakitaan ka lang ng certificate at naniniwala ka na hindi naman ninyo binerify doon sa Department of Agrarian Reform. So, yun dapat mo nating gawin. Basta po, palagi nating sinasabi, basta pagdating na sa bilihan ng lupa, lalo na sa bilihan ng lupa, always exercise due diligence. Huwag kayong maniniwala doon sa mga sabi-sabi nung buyer, nung seller, o yung ahente, lalo na yung ahente. Siyempre po, gusto ng ahente, with due respect sa ating mga licensed real estate broker, siyempre po, ang kanila pong motivation is to sell the land, para po mayroon silang commission doon. No? Ikaw naman din, as the buyer, it is your duty to exercise due diligence. Upang sa ganun, hindi po kayo mapasubo. Kasi po, pag nagbitiw na kayo ng pera dyan, at mayroong mga claimants dyan, may problema, kayo rin po ang mapipiresyo. Gagastos kayo, magkakaroon ng asunto sa korte, magastos po yung may kaso. Okay po? So, I hope na magiging listo po tayo, no, pagdating po sa usaping lupa. Hanggang dito lang po muna tayo. And then, kung meron po man naman kayong gustong maklarify, mag-comment lang po kayo. And then, kung meron kayong masuggest na topic na pwede natin mapag-usapan sa next episode, mag-comment na kayo doon. And let's see, tignan natin kung meron tayong materialis, no, or competence para matakil po ang
ang usapin ng inyong minumungkahi. Hanggang sa muli at maraming pong salamat.